Sinagot na ng kampo ng presidential aspirant Bongbong Marcos ang panibagong mosyon ng pagkadiskwalipika sa pagkapangulo sa susunod na taon. Sinagot ng kampo ng presidential aspirant Bongbong Marcos ang inihain na petisyon ng ilang petitioners para mag-intervene sa planong pagkansela sa kanyang pagkandidatura. Sa kopya na ibinigay ni Attorney Howard Calleja, abogado ng mga petitioners, nais din ng mga ito na makansela ang kandidatura ni Marcos. Mayroon raw silang legal interest sa ganitong usapin sapagkat sila raw ay mga rehistradong botante. Sagot naman ng kampo ni Marcos, huwag gawing entablado ang COMELEC ng anilay napakarumi at mapanlilang lang na uri ng political propaganda. Nitong Lunes, matatandaan na pinatutsadahan rin ni Bongbong Marcos ang petisyon na naglalayong kanselahin ang kanyang kandidatura. May hamon din siya kay Vice President Lenny Robredo. Sabi nila, it's really, it is a nuisance na complete petition. Yung sabihin nyo sa mga kasama niya na i-withdraw na yung kanyang opinion. Sagot naman ni Robredo. Sa akin naman, hindi naman kami diktador. Bakit didiktahan namin yung mga petitioners na i-withdraw yun? But if Mr. Marcos thinks that there is no ground for the petition to prosper, wala naman siyang dapat ikatak. Kumpiyansa si dating senador at presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi uusad ang petisyon upang ikansela ang Certificate of Candidacy nito. Sinabi ni Marcos na hindi ito natitinag sa disqualification case na isinampa laban sa kanya. Samantala, marami pa ring mga Pilipino kabilang ang mga OFW ang umaasa na hindi matutuloy ang isinampang disqualification case sa dating senador.